Magandang gabi sa mga friendship natin all over the universe. Ayan, welcome po sa aming programang Showbiz Live. Wow. Ako pa rin po si Irvin. Ako po si Aizel. Together! Yes! Ang aming special guest for tonight, ladies and gentlemen, Kailin Alcantara! And Yasser Marta! Hello! Kaya po ni Yasser yun. Yung maganda. Pwede ikaw na dito, Yasser. Galit. Eto na, welcome sa aming Showbiz Live program. Salamat kay Lina and Yasser. Eto, kumustahin muna namin kayo. Busy sa promo ng Bilangin ng Bituin sa Langit. Busy rin sa taping ng Bilangin ng Bituin sa Langit. Correct. And yun, kasama rin namin sila Miss Nora Honor, of course, our superstar, and Ismailin Dizon, Direk Zorin Legaspi, and marami pa pong iba na grabe yung pressure na nararamdaman din namin ngayon. And masaya lang. Ikaw, ka. Cute pa rin po ako. Pare-pareho pala tayo. So, ayun po, bilangin ang syempre, AUS, All Out Sundays. Thank you po dahil panalo po. In fairness, congratulations. Thank you so much. Syempre, Bilangin ang Bituin sa Langit. Oo, eto, kumusta muna ang experience sa Bilangin ang Bituin sa Langit? Nora Honor, Maylin Dizon, hindi ba? Well, working with them po talaga, kailangan namin humabol sa galing nila. Or sa professionalism nila. So, yeah, ang sarap sa pakiramdam na may ganong pressure. Masarap na pressure. At sarap din dahil bawat taping namin, may natututunan kami with Direk Lurice and with our co-artists. Direk Lurice Gillian. Ito rin kasi yung show na sobrang dami mong matututunan, and bilang kami lang dalawa ni Kailin talaga yung bata sa show. Oops, ako lang. Charot! Sorry. Then dami rin naming natututunan talaga, and ang sarap parang pumunta sa taping, naka-inspire din talaga. Kasi alam mong ang dami mong mapupulot na aral. Ngayon ang friendship pa, kailangan ko ikat. Nadidistack ako sa ano niya eh. Oh, eyelashes. Kinulot ko yan once. So sabi niya, paano ba ito pababa? Totoo yan? Totoo. Pabataas. You have to see that, guys. Nakakainis. Ang haba. Yung baba niya, kilig mata, taas ko yun. So, ako din eh. Cute oh. Anyway, sa lahat ng mga may lashes dyan na inggit. Mura lang yan. Extensions. Pang ilang project yun na together ito kay Nia? Second. Pangalawa. Pero as a partners, first. Kasi sa kambal, bilang love team. Bilang love team po. Dahil sa Kambal Karibal kasi, nag-guest po siya sa amin doon. Pero as a kontrabida ko, yung role. Or bully ko. Kasi parang, sinampal intense, niya ako doon. Sinabunutan niya ako doon. Minura-mura, si may ganung... Yes, si Cheska po kasi strong character na siya. So kung tatapatan mo siya ng babae, para hindi siya masyado mabubuwa. Correct, makalamunin lang, di ba? Hindi po ata. Hindi ko basta parang hindi siya maano agad. So with, kailangan lalaki na yung ano. Correct. So nag-work, natakot. Takot ka, ano? Natakot ka sa kaya, character. So eto, finally, kayo na yung magka-love team. Oh. So ano yung reaction mo kay na yung dating nagbubuli sa'yo sa serye, ka-love team mo na ngayon? Yung totoo. Charat. Ano sasabihin? Well, sabi po kasi ni Yasri, even off work, parang close na naman po kami kasi madaldal siya, madaldal ako. So parang kapag nag-uusap kami, puro lang tawa. Yes, daldalan. So dun pa lang, na-break na agad yung ice or yung awkwardness. So pagdating dito, nung nalaman namin na kami dalawa, parang uy, totoo nga, ikaw nga. Mas nakaka-excite din. And alam ko naman din si Kailin, napakagaling talaga niya. And wow, sobrang lalim ng emotions niya. Yeah. Very exciting. And ayun, hindi na namin din kailangan, alam mo yung getting to know pa. Pakiramdaman na lang sa bawat isa. And alam na namin yun. Correct. So ngayong magkatambal na kayo, ano na yung mga eksenang nagawa nyo na medyo... alam mo na. First scene namin... I was about to go to that. First scene namin, ganun agad. Oo. Ano yung ganun agad? Kailin? Magkalapit agad yung mukha. Mukha lang. Gano'ng kalapit? Pasample nga. Mga napapa-nose to nose. Nagdikit ba yung mga lashes nyo?
Hindi. Yun lang. Ang lapit na. Meron time, parang, yung ilong kasi ni Yasser eh. So parang, kailangan, ako yung, ito yung camera, diba? Okay. So parang kailangan, ako yung nose ko yung kita. Nandito. Yung nandito. Eh si Yasser, binibigit niya dito, sabi ko talaga sa ilong niya. Kasi dapat dito ako. Pati nga ba na yun? Ay, hindi na. Hindi, abangan nyo na lang yun, syempre. Marami kaming mga mostly mga natatake na namin ay puro mga biglang just Maggie at Julie. Kumbaga, ito pa lang yung nagsistart yung relationship namin at yun yung dapat yung abangan kung paano nga ba kami mapaghihiwalay ng mga magulang namin at kung papayag ba kami to. Yun ang pinaka-konti. Ipinaglalaban kasi namin yung bawal na pag-ibig din. Correct. Sa lahat po na hindi nakakaalam, yung bilangin ng Between sa Langit, ito yung isa sa mga classic films ni superstar Nora Honor. 1989. Correct. Yung tatlong gumanap dyan, si Ate Gayden, diba? Yung dalawa lang po. Yung dalawa, yes. Si Magnolia at saka yung ako po, si yes, yung gagampanan yes. mo. So, eto na kay Lee. Nung press ko ng bilangin ng Between, parang nakiwento ni Ate Gay na wala pa pala kayong nagagawang eksena. Meron na ba? Kinabukasan po ng press. Meron na. Yes, kinabukasan. So, kamusta yung experience mo? Alam po ni Yasser to. Papasok pa lang si Mama Guy sa set. Ginagano ko na siya. Yasser, kinikilig ako. Ako yun na. Sabi ko, ito na Yasser, ito na. Kasi ako, pag kinikilig ako, hindi ko makontain. So, may kita mo talaga sa akin. So, parang, ginagano ko si Yasser, ginagano ko yung chan ni Yasser. Sabi ko, Yasser, kinikilig ako, nakabahan ako. Ayoko na, ganyan. Oh my God, ito na yung eksena natin. Tapos yun. Okay naman. Okay. Yun yung unang-una namin eksena at yun yung unang-unang time na napatunayan ko na totoo talaga na kapag tuming ka sa mata niya, mawawala. Yun, talaga yung, parang yun na yung ano eh, yung tatak na para ating guys. Para habang ano, kasi diba sabi ng iba, para daw sila nanonood ng sine, pag working with her, yes. Either ma-force ka to be your best or mawawala ka. Okay. Kasi, I'm in the middle. Napaka-powerful nung energy talaga. Parang mag yung eksena niya na yun, hindi pa siya ganun kabigat ba? Or first meeting na namin. First meeting namin. So parang, ayoko sabihin ko ano yung eksena namin. Pero parang, nung tumingin siya sa akin, parang may sinasabi akong linya. Tapos parang, medyo na. Na-catch ko yung sarili ko na parang nawala. Tapos parang, at least, buti naman, hindi halata. Kasi nahuli ko agad yung sarili ko. Pero tinuturuan ka niya, like, along the way. Oo, may tips ba? May advice? Ganto mo atakihin yung line? Hindi po eh. Kasi sabi niya parang, iba-iba naman tayo ng pagkakaintindi sa script. So, ayaw kitang turuan na kung paano mo atakihin yan. Pero kung nanghingi ka ng tulong sa akin, bibigyan kita ng ganun siyang klase. Para sa akin, pinakamahalaga din talaga pag mga veterans ang nasa set, yung pakikinig din talaga. Palaging makinig lang sobra. Yun lang. So after nung scene na yun, Kaylin, ano yung pakiramdam? Sobrang kinilig ako. Kahit naman siguro sino, hindi ba? Nawala, sabi ko nga, walang artista ang hindi nangarap na makasama si Mr. Correct. Moore. And talking about direct Loris Guillen. Isa pa yan. Diba parang grabe. Nakakatakot din si direct Loris eh, diba? Yes, super, super. Dami. Ano na yung naging experience nyo sa kanya na napagalitan na ba kayo? Nasigawan? Or? Charot na! Kamusta yung experience? Yes, si direct Loris po kasi... Ano siya, parang may levels siya. So first, well, levels off, nung ipapakita mo. Well, wait lang po. So off cam, habang nagla-lunch kami, as in, she's like a mom to us. Okay. Pero pagdating na sa set, kailangan mong mag-isip talaga. Trabaho, you need to be a thinking actor. Correct. So kapag may binigay siya ang bagay sa'yo, ikaw nang bahala dyan. Kung anong gagawin mo dyan. Okay. Kung nabahala sa business na yan. Kapag may binigay siyang, hindi po kasi siya yung nagbablock. Mm-mm. So may bibigay lang siyang space sa'yo, ikaw nang bahala sa kung anong so gusto niya nang nag-iisip na type of actor. And so ikaw talaga yung didiscarte kung paano atakin yung... Yes, yung ibang director po kasi parang, eto gagawin mo, geto gagawin mo. Lahat ng kilo. Lahat ng kilo. Si Direk Luis parang, okay, yan, ikaw na bahala. Parang, kaya kita binigyan ng gitong space kasi para makapag-ano-ano ka, ganyan. So, kapag, yun, may levels po siya. So, first level, kapag hindi niya nagustuhan yung ginawa mo, first level, na. AD muna. AD muna magsabi AD. Sa'yo. Okay, assistant director. Second, kapag hindi mo talaga na-gets from the AD, headset. Okay, yeah. Pala mga levels. So, doon na yung parang... So, may mahiwagang headset. Yes. So, doon na yung parang, ano ba talaga? Paano ko gagawin? Doon na yung umaano na talaga yung utak ko. Yes, direct. Opo, direct. Opo, direct.
Just do it already. Okay po, sorry po. Tapos, eto na, final na. Kapag hindi niya talaga nagawa, hindi mo talaga nakuha yung gusto niyang pagawa sa'yo, bababa na siya ng UB van. At dun yung kailangan kang kabahan. Kailangan. Pag sinabi na yun. Nagagalit ba siya on set? It depends kung gaano. kung gaano ka lalim or kung gaano ka laki yung... So, ikaw kung gaano pangit yung ginawa. Sa akin, kay Direk Luris, ano naman eh, basta siguro umabot ako hanggang headset. No. Hanggang headset lang. No, hanggang headset. Walang babasa pa. Walang, ako po kasi nababaan na ako. Kwento mo sa akin yan, kaya lang. Ano lang din. Pero dahil naman sa maliit na bagay lang, parang gusto niya lang manggaling talaga sa gusto niya lang din talaga maging professional. And yung line sobra. Dapat bawal kang pumunta sa set nang may script. Dapat bago pa lang alam mo na yung linya mo. And yung character talaga. Doon siya nagbe-base yung obligations ng character. Ayun. So kayo, anong mas gusto nyo? Yung binablock kayo or bahala na kayo sa buhay nyo kung paano ang attacking gagawin? For me, mas maganda yung bahala. Oh, kasi doon yung parang napapagana talaga yung creativity ng Being artist. And at least doon pa lang, makikita mo na na may tiwala sa iyo yung director mo na kahit bigyan ka lang ng gentong space, eh, alam mo na kung anong gagawin correct. Mo. Totoo. So far, ano yung pinakamahirap na eksenang nagawa niyo na? Confrontation with Miss Maylene. Maylene Dizzo. Yes, nakakaloka, nakakatakos! Pwedeng gawin natin ngayon. Uy, gawin! Kasi premiera kontrabida siya eh. Yes. So, ano yun? Si Miss Mai, kumbaga, kamusta naman din siya sa'yo? Nagsosorry ba muna siya bago kanya, ano, kapag mabigat yung eksena? Si Miss Maylene po, akala niyo sa kanya parang mataray siya, ganyan-ganyan. Kasi syempre yung facial features niya po. Pero, bully siya minsan. Bully po siya minsan. Lalo na po magkasama sila ni Miss Candy. Pero, halata mo sa kanya, na nanay siya. Napaka-cool din. And cool siya. Oh, millennial. Millennial siya. Kumbaga parang gusto niya maging part ng Gen Z. Yes. Oh, lahat naman tayo, friendship. Hindi. Kasama tayo dyan. Kare. Gen Z. How about ikaw, Yas? And mabilis magtrabaho si Miss Maylene. Super. Ako naman, experience ba? Yung so far, yung pinaka-mahirap or na-challenge ka talagang extend? Siguro sa family problem ng kwento. Kasi ang daming issues eh. Ng pamilya namin. Nung nila Santos, Anselmo Santos Jr. Yung daddy ko. Ni may problema. Played by Kuya Zoran Legaspi. And yung mami ko naman, si Margo, na si Miss Ina Fileo din. And ang aking lola, na si Miss Isabel Rivas. Correct. And ang daming tension palagi. Ang daming problema sa pamilya. Kaya yun. Mayaman parang, kasi sila. Correct. Oh. Para kaming nag-taping ng magpakailanman 3 times a week. Talaga? Ganun kayo yung tension mga eksena. Palaging gulit eh. Oo, eh. So, kaya, so far, kaninong, anong eksena or sino yung kasama mo na talaga mahirap? Si Miss Ina and Kuya Zorin. Pagkaharap ko na yung parents ko, talagang, excuse ko rin, ang galing din. Ang galing ng emotions na binibigay. Ang napaka-professional lang din sa set. Pero mahirap lang din kasi, yun nga, pag problema, kailangan mahugutin rin mismo sa based on experience sa problema. Correct. Yeah. Oh, eto ha, nag-ano kasi kami ng mga questions from our viewers and listeners sa mga social media accounts natin. Eto muna yung unang-una. Yes, paano ka daw ba nag-start sa showbiz? Kasi noong unang panahon, kapanahonan pa ng hapon. kay Kuya Germs talaga. Kasi nagsimula Master naman ako, commercials, pero walang nag-handle, alam mo, nakikipagsapalaran. Tapos nakita ko ni tatay na sa out-of-town show, sa Nueva Ecija, tapos in-invite niya kami sa Walang Tulugan, then yun na. Start na. Sunod-sunod na, nag-Itbulaga, tapos bumalik ulit sa GMA, sa tulong pa rin ni tatay. Kaya, Kuya Germs, salamat po. Hanggang sa andito na nga. Diba? Nararamdaman ko. Uy, andito pa siya. Nararamdaman mo si tatay. Thank you, Kuya Germs. Thank you po, tayo. Mahirap yan pag nandito si Tatay Germs. Lagi naman na tayong ginagabayan. Yes, gusto mo ba? Naku. Paminsan-minsan. Ikaw, Kailin. Paano po ako nagsimula? Nag-start po ako sa ABS, Star Circle Quest, when I was 7 years old. And then, lumipat po ako dito sa GMA almost
3 years ago? Uh-huh. Almost 3 years ago. So, yeah, I'm really, really thankful for the trust. Kasi for me, as an artist, importante po talaga sa akin yung tiwala. So, I'm just really, really thankful for the Kapuso Network for giving me the trust to do lahat ng shows na binigay po nila sa akin. Sunod-sunod kayo, diba? Mm-hmm. Thank you. Oo. At nagagawa mo halos lahat. Diba? Kumanta, sumayaw, umarte, mag-host. Yes. Diba? Eto naman, may nagtanong kasi kay Kaylin tungkol sa parents mo, hindi ba? Okay. Parents. Oo. So, kumusta na raw? Okay po sila ngayon. Dun ko talaga napatunayan na people can change naman pala. Mm-hmm. And true love. True love. Kasi even though 10 years, more than 10 years silang hindi nakita or hindi nakita. Naghiwalay, di ba? Naghiwalay sila. Pag kayo talaga, kayo talaga. Di ba? May forever. Nagkapag-asa ako. Hindi kasi diba, very seldom yung nangyayaring ganun kayo, diba? Yung naghiwala yung couple, tapos after 10 years, nagkita, nagkabalikan. Ano yung feeling ng isang anak na ganun yung naging journey nila? Kasi ever since naman, napaka-teleserye nga na parang kung nasa school, ganyan, naghahanap ka ng father figure, and then andyan lang yung mama mo, and then yung grandparents mo. And, ang sarap sa pakiramdam na buo na ulit yung pamilya. Mm-hmm. Pero kasi may time din sa life ko na wala na ako pakialam kung hindi man mabuo yung pamilya ko. Kanya. Ah, okay. So, nagkaroon ako ng ganong relationship with my dad. And, nung ganong relationship naming dalawa, walang blessings na dumarating sa akin. Hindi ko pa siya napapatawad. Oh, okay. Walang blessings na dumarating sa akin. Pero napatawad ko na siya. Sa araw mismo na napatawad ko na siya, may teleserye na pumasok. Wow. So, kailangan talaga, we need to forgive yung mga taong nagkamali sa past because we don't need to discourage them for changing. Mm-hmm. So, yeah. Oh, ay, forgiveness. Galing. Ay, may mga tao na gustong mag change and pag discourage mo pa sila. So, you need to support them somehow. Correct. Even though sobrang bigat na ng or sobrang sakit yung naramdaman mo dun. So, pang teleserye talaga yung buhay mo kaya. Yes. Kaya pala madaling umemote. May pinag-umemote. Okay. Huy! Alam mo, segue ko lang, friendship, ah. Has everybody mentioned to you kahawig mo si Catherine Bernardo? Yes. Ano po? Beach! Beach! Kaya lalo ka sa side DJ? Naka-side view siya from me, ah. Ang nakikita ko talaga, Catherine Bernardo. Tsaka friendship yung eyes ni Kylie. Eyes niya talaga. Nag-aagaw yung kontrabida at bida. Oo! Diba? Pero saan ka nag-enjoy, Kai? Kasi diba, naging talagang ano, nag-viral, nag-trending, yung pagiging kontrabida ni Kailin, diba, sa Kambal Karibal. Ano po, lahat naman po nagtatanong sa'yo kung ano mas gusto ko, bida or kontrabida, mas pinipili ko talaga yung kontrabida. Kasi I feel like mas nakakapag-explore ako. Mm-hmm. Pero I'm really, really thankful sa GMA dahil binigyan po nila ako ng pagkakataon na magbida. And yeah, pero gulat nga po sila lahat kasi halos lahat ng bagong artist na pupasok sa kanila. Parang, syempre, anong gusto mong role? Anong gusto mong role? Oh. Ganyan. Gusto nila bida. And then ako lang daw yung one of the few na parang gusto na maging kontrabida. So, yeah. Correct. Thank you. Mas enjoy kasi. Mas fun i-play ang kontrabida. Mm-hmm. Bida, kontrabida. Gusto bang i-test natin friendship? Uy! Yung pangang kontrabida ni Kaylin. Grabe. Sa'yo? Isang para na mag-ibag! Ako daw yung ano. Sige, mag-time lang. Try lang natin. Grabe ko, kontrabida din ako. Sabog ito. Ang pangit, di ba? Hindi, ikaw, Yas, saan mo hinuhugot din yung mga intense scenes mo? Bukod sa lashes mo. Oo. Ano din talaga? Nakakasak talaga, ang ganda na lashes niya. And down! Yun nga, kwento nga ng mami ko nung una niya akong pinanganak. Ito talaga yung unang buhok. Yung lashes. Mm-hmm. Talaga ba? More than wala pa ulo? Akong, ito talaga ang unang. Parang may buhay yun na sarili. At saka yung baba, yun yung sobrang amazing. Ngayon na ako nakakita ng lashes, lower lash, na sobrang defined. Nakakairit ako mong ganyan. Diba? Beautiful eyes nga yun. Pwede saan ka nga daw humuhugot, Yasser? Oh, ayun nga. Hindi, parang lahat naman din tayo, hindi naman din perfecto yung buhay, di ba? And, oo. Kung ano naman you din yung... You also has a story to tell ba? Ako? Ang kwento? Hindi, siguro ang dami rin sacrifices bago ko rin na
about kung ano man meron na binigay sa akin ngayon. Kasi ako, breadwinner din ako ng family. Wow. And yung dad ko wala dito sa Pinas, nasa ibang bansa. So ako yung tumatay, yung tatay talaga. And lahat ng problema ng pinagdadaanan ng pamilya ni June, eh, may ano rin naman, may in relation din sa family ko. Kaya, hindi naman din ganun kahirap humugot. Hindi tulad nun kayo. Nandun na eh, nandun na agad. Mas maano pa rin yung pinaghuhugutan ni Kailin kasi family yung involved eh, diba? Pero eto, yung habang nagtitaping kayo ng bilangin ng Between sa Langit, ano yung mga early realizations ninyo tungkol dun sa serye? Kasi parang away ng pamilya diba? Ang bigat. Correct. Ang bigat ng story. Kaya, and kailangan from the beginning is from the very very beginning subaybay mo na siya kasi ang daming pinupuntahan ng characters, bawat characters may twists, so hindi lang yung buong mismo yung buong story mismo, kumbaga may, bawat character yung may twist, so even us na kapag pinabasa namin script parang yun, papunta pala dun yung character ko. Papunta pala dun yung character. Grabe, ganun. So, ang sarap. So, maraming twists and turns. Yes. Yun din yung pinag-usapan din namin. Kahit remake siya, yung mga writers and creatives, ang daming abang flavors na nilalagay. And napakaganda. Hindi mo ine-expect. Kasi, movie siya before na, alam mo na, ganyan, may mangyari kay ganito, may mangyari kay ganyan. Pero, dito, yung ginawa ng writers, may flavor na dumagdag and ang ganda. Galing. Correct. So, mas magiging palaban, mas magiging daring ba kayong dalawa dito? Sabi daring! Lang. Wow! Yes, para sa lahat ng mga fans. Wow! Well, diba, handa ba sa mga, in case magkaroon ng mga intimate scenes, more than dun sa ano harapang mukha. Grabe rin yung intimate scenes, siguro. Yung magkakaroon ba ng dikita ng ano pilik mata dito? Hindi ko ho alam. Hindi ho yun dapat nating abangan siguro. Pero, ewan ko po. Pero, syempre, part of maturity na rin. Siguro. Correct. Kasi gagalap kayo, ano eh, diba? Jowa eh. Yes. Yeah, so, hindi ko po alam. We have no idea. And alam nyo naman kapag afternoon prime, diba? Iba. Oo, ibang atake niya. Parang mas malala pa sa prime time. Mas maraming sampalan sa hapon, ano? Kasi sa gabi. Kasi ang sabi nila, parang, syempre, pag afternoon, nagluluto. Din yung time yung parents, ganyan. Syempre, you need to catch their attention dun sa mga sigawan, yung mga big scenes. So, parang, mapalingo talaga sa TV. Parang, ang problema. Kasi makapanood sila. Tutok na sila. Yun tama yung parang, yung friendship, ano, hindi ba? Tapos, yung iba parang nagsisiesta, inaantok ko. Yun din. Tapos, parang, may sumigaw sa TV. Parang, yun din, may nagmumurahan. Hindi. Pero kayo, sino pa yung mga, ano, sino pa yung mga gusto nyong makasama sa mga future projects ni Kaylee? Ako po kasi, apakataas na po nung Nora Onis. Oo, parang nga naman, hindi ba? Well, gusto ko pong masampal ako ni Miss Sherry Hill, ni Miss Maricel Soriano. Ang lulup. Diba? Gusto ko yung kasi, alam natin lahat na totoo silang sumampal at kapag sinampal ka nila, medyo mabibingi ka siguro. Ganon. At mamamaga talaga. So, tunay yung reaction mo. Yes. Sino naman ang gusto mong sampalin? Ay! Sino ba? Kapuso po. Kahit sino? Kahit kapatid? Ay, grabe! Kapit bahay. O, yung malang macha-challenge ka na, di ba? Kabatuhan mo, ganyan. Well, gusto kong matry ang ating primetime princess, si Barbie. Si Barbie. Gusto ko palang matry na maka-eksena. Oo. Kasi, lalo sa isang drama, kasi sobrang jolly niya kasing tao. And correct. Magka-level kami ng kadaldalan. At kakulitan at kakikaya, hindi ba? Yes, so, and maski kayo naman si Barbie. Barbs. Maski kayo si Barbie. Boyish naman ako. So, si Bianca kasi na-try ko na siya. So, ay, grabe rin yung kayo ni Bianca, di ba? So, si Barbie siguro. And si Ate Yan. Ate Yan! Yan! ano, grabe, ang taas ng level. Why not? Pero why not? Yeah. Kung magde-dream naman tayo, why not? Diba? Pero I'm scared kay Ate Yan. Pero syempre, from primetime princess, mag-primetime queen na rin. Correct. Level-level na ito. Yes. Ikaw, Yan. Ako, gusto kong siguro maging mommy si Miss Jacqueline Jose. Jacqueline Jose. Akala ko sinirin gusto yung makasampal. Meron din. Parang gusto ko masikmurahan niya, no? Sikmura naman. ni Kuya Dong. Masikmurahan.
tayo. Pwede na ba? Oo, action naman ang gagawin. Oo. Pero bakit Jack Innocent, diba? Gusto ko yan, gusto ko yan. Mami. O kaya, monotone ka rin doon, ha? Grabe rin kasi yung bakit? Award. Bakit? Monotone din, ganun. Oo. May sunog. Maga. Oo, diba? Dahil si Miss Jacqueline, syempre yung award na napanalo niya sa Cannes, diba? So, yun ang ultimate, eh. Parang wow. And yung experience niya. Manawagan niya kay Ding Dong na gusto mong siguran. Yeah, Dong. Baka naman. Mga ganon. Kaya Gabby Concepcion, isa din yan. Gabby rin. Oo. Oh. Na hindi rin tumatanda. Oh. Hindi ba? Halimaw. Iba pa rin ang pira pala. Iba pa rin ang charm mortal ni Kuya Gabby. Iba siya. Pag tumingin siya sa'yo, parang, Kuya Gabby. Oo, eh. Parang nalilimutan niyo yung age daddy difference, di ba? Oh, parang, parang hindi ko naman po nakalimutan yun. Iba rin yung karisma niya. Iba rin yung tingin ni Kuya Gabby. Iba, iba, iba. Oh, well, ayan. Tapusin muna natin dito, ha. Pero hindi ba po naman na kami magpapaalam. Dahil meron po kaming part 2. Mas fun part. At syempre, dyan, magkakaroon tayo ng pag-games. Hala! Intriga! At ang pinakahihintay nyo, ang Quickie Talk. Yes! Ayan, sa pagbabalik po ng Showbiz Live!